bago pa mag-day off si Ate Rose, tuturuan niya muna kami ng ilang proseso sa paggawa ng Pablo Cheese Tart. Ano unahin natin? For example, this one, kailangan takmas siya ng konti. Ang tawag dito ay topping. Konti lang pa, para lang matanggal yung air bubbles niya. Ayun. Tap-tap, ang tanggal ng bubbles. Tama ba? Kung tatapusin natin ito. Pero make sure na hindi ito nakadikit na ganyan. Kailangan nakatilt pa. Nakatilt daw, hindi kailangan buong nakadikit. Center, ma'am. Center niyo po yung spatula. Ayan. So, ito na, yung tinatawag nilang leveling. Okay. Leveling or flattening. Dito po may sinisigaw kami sa Pablo pag nandiyan yung mga customer. Ano sinisigaw ninyo? Hi! Welcome to Pablo! Ganun po. Hi! Welcome to Pablo! What? Welcome to Pablo! 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 Ganun naman yung boses. Ang next naming gagawin ay magpahid ng egg wash sa tart. Kailangan niya po kasing maidikit dito ng egg wash para po once na binake mo, hindi po siya mag-crack. And it adds flavor and color din. Wow! Na po sa side. Lahat po, paikot na. Paganyan. Pero unahin natin yung side. Sige po. Kailangan tumikit sa may bandang brise. Ito yung okay. Ating... Spell brise! Basta yung ano matigas na tinapay. Naku, inaalam naman kami. So si stamping pala, tamang-tama dito na tayo sa stamping at ito yung pinaka-challenging. Ganon. Ang taray. Kahit yung stamp ang bango. Wala-una ka na, pasmado ako. Patay tayo dyan, Ariela. Baka kung saan mo ma-stamp ang logo ng Pablo. Light lang po. Ito yung mahirapan kami talaga. Kala namin, ang dali-dali lang. Ganun-ganun lang. Parang tatatuan mo lang. Okay na po. Yun. Tapos kailangan po pantay yung pagkakahold nyo po. Oh, in fairness, mahirap nga to. Ka-pressure naman ito. Parang question and answer portion lang sa Miss Yu. Naku, it's my turn. Light and clear. Okay. Lord, help me. Kailangan po yan. Pantay po dapat yung mula umpisa hanggang dulo. Ayan. 1, 2, 3. Mga 5 seconds po. Para po po. Kung sa mga po. Mula mo yan sa akin. Sa part ko, masyadong light. So yung ibang part, walang naka ano. Hindi na kompleto. So, last na lang po. Tapos sigit na po. 1, 2, 3, 4, 5. Ayun. Almost there! 4, 5. Ayun po yung nangyayari. Pwede mong ano? Ano po? Mag-double ko. Pwede. Bawal na po double. So, dalawa ang out ngayon. Tapon po. Pusa yan! Ay, huwag yung natapon! Ano to? Amin na lang to, ha? Okay lang yan! Not following instruction ka, Ariela. Dapat kahit may ginagawa, sumasagot pa rin. Okay na ba to? Apo. Kailangan po 4 strokes. 1, 2, 3, 4. Wala, nakasampu na ata ako. Si Buway muna. Titin ako yung technique niya. 1, 2, 3, 4. Parang nagbubuo din. Pwede po mag-sit? Pinapanood namin, parang madali lang mag-glazing. Pero nung kami na mismo yung gumawa, ay palpang. Na-inspire ako kay Ate Rose. Kasi kitang-kita ko sa mukha niya. Di ba? Ang saya-saya sa trabaho niya. Na-realize ko na pag in-immerse mo mismo yung sarili mo dun sa work, hindi lang mas ma-appreciate mo yung job ni Ate Rose. Mas makikilala mo siya in personally.